nakita mo, naalala mo yung napag-usapan natin ngayon, mawawala yung problema mo. Bakit? Doon, iba dito, iba doon. Iba yung naranasan mo na gutom dito at iba doon. Mas malupit pagdating sa labas ng bansa. Kaya ako'y nandito just in case of emergency. Dahil mukha para nasa yun. Okay! Magtatanong lang. Sino ang mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Ex-abroad. Taas yung mga kamay. Dalawa lang ay ex-abroad. First-timers, taas yung mga kamay. Halos lahat. First-timers, hindi pa kayo magtataka at magtanong sa inyong mga sarili, bakit dalawa na lang? Ang ex-abroad. Hindi pa kayo magtaka? Hindi pa kayo magtaka? Sabi ni iba, bakit kaya? Wala nang bumabalik. Sabi ni isa dito kahapon, sir, siguro, ubos na. Ubos ng yumama na. Di ba? Okay. Ngayon, sir, nakailang taong kayo sa labas sa bansa? 20 years. Sino pag-isa niyo na isa ko? Ikaw, sir, nakailang taong sa labas sa bansa? Ha? 12 din. Grabe. 12 din. Ang iba na iyan lang tumaas na kamay. Alam ko mayroon pang isa ko dito. Sila lang ang naglakas doon. Bakit? Ang mga ex-abroad, kailangan matapang tibay ng loob. Tama, sir? Ayan. Ngayon, sir, nung nagpidos ka, kayong dalawa, saan kayo nagpidos noon? Sa Aware. Okay. Nung magpidos kayo sa Aware, magtatanong lang ako, nakita niyo ba ako doon, sir? Hindi. Nakita niyo ako doon? Hindi. Hindi. Tama. Kasi wala naman talaga ako doon. No? Sabi niyo ba? Bang klaseng speaker to. No? Baka puro lang to patawa ng patawa. Okay! Hindi ako nakita ni sir doon. Pero sa loob ng 12 years na pag-abroad nila, wala pa silang balak mag-abroad noon. Ako'y nasa servisyo na. Ako'y nasa servisyo na. Magtanong ako sa mga ex-abroad. Isigaw nyo, kahit dalawa lang kayo, sir. Kung hindi naman tumaas ang kamay kanina, isigaw, sumigaw ka na lang. Sumagot ka ng pinakamarkas. Anton, ex-abroad, masarap buhay, OFW, hindi. First time. Narinig nyo. Sabi nila, hindi. Nagsabi ba kayo ng totoo, sir? Hindi. Kasi kung hindi ka nagsabi ng totoo, yan ay pwedeng gagamitin ng laban sa'yo. Ano ba? Sabi niyo, parang abogado to. Hindi. Tanod lang to. Kasi nagtaka sila, nakasuot ko lang rito. Parang tanod. Naka-duty pa katabi. 4 hours lang tulog ko. Naka-duty ako. Hindi sa barangay. Sa bahay namin. May sakit ang pamangking ko. Hindi ako lang tulog. Grabing krangkaso ngayon. Pero salamat sa Diyos, hindi ako tinatablan habang umubo siya. Ginaganon ko ang may panguntra, sir. Ganon dapat ang OFWs. May mga panguntra. Anong panguntra mo? Yung kaalaman mo. Dito sa Pides, yan ang gamitin mo pagdating sa labas ng mansa. Malinaw? Yung part ko is more on realities. Hindi ko nagkuligo. Hindi ko nagkulig. Mayroong hindi napangkit si Mamang Sandarin. Ano yun? Yung makipag-holding hands ka dun. Bawat. Tama, sir? Tama. Bakit bawat? Opposite six. Pakita magkasama dun. Pag nahuli ka. At wala ka may pakita ng ebidensya na kayo ay kasa. Ano? Ebidensya dapat? Marriage of contract. Pag wala kayo may ipakita, pareho kayong dalawang makulong. At pag napatunayan na kayo ay nagkasala, makulong kayo. Depende yan kung hanggang ilang taon. Every Friday, may kasamang lashes or latigo. Nasa 100 lashes. Ang hirap, no? Makaranas na ba kayong
nilalati ko. Kasi hindi pa. Gusto mo. Hirap, no? Pinipiti ka lang, kinukurot ka lang. Ang sakit niya eh. Kaya ako kahit bata, hindi ko nakumurot. Titignan ko lang, mapamangkin ko. Itinigal ko lang, matatapot na. No? Kasi subukan mo muna bago ka mamurot ng bata. Baka ang disiplina mo, yung pananakit. Wala yung hindi magbabago. Dapat bago mo kurutin, ipapaliwanag mo din. After mo kurutin, i-explain mo rin. Tama? Yan ang pagtamang disiplina. Kasi ngayon, kunti lang ano, no? Pwede ka ng kasuhan. Anong kaso? 1716. No? Child abuse. Hindi madali. Sir, no? Yung tumingin ka, eye-to-eye contact lang, no? Akala mo, ang bait-bait mo. Ma'am, yes, sir. Pag nahuli ka, kaso din. Diba? Yung pasinyas-sinyas ng kamay, pabilog-bilog ng daliri, bawal yun. Ang dami ipinagbabawal. Kung magbinta ka, magbigay ka ng alak, bawal. Ang iba, gumagawa pa rin ng alak. Sa dikit, bawal mo. Ang lips, tama? Ang daming bawal yun. Guys, tandaan mo, iba ang batas dito at iba ang batas doon. Ang problema, walang pinipili. Mapalalaki o babae, mapaprofessional o unprofessional, mapaskilled workers or non-skilled. Sino yung non-skilled? Yung mga household workers. Hirap, no? Kaya ako na dito, just in case of emergency. Ingat. Dito, yung, hindi ko nakabanggitin yung insurance. Mr. Sam, bakit alam mo? Siyempre, nag-training din ako sa UWA. Wala pa itong mga pidos na to, dito, doon-doon, hanggang doon. Saksakan ng pidos to, dito. Wala pa ito dito. Accredited na ako facilitator ng UWA. Signatory na ako ng pidos certificate. No? Kaya kung bakit ko alam. Kaya pagdating sa problema, iba yung part ko, iba yung part nila ngayon. Naalala niyo ba si Sara Balabagan? Naalala niyo? Ano si Sara? Iba OFW? Kasi ang sagot ng isa dito kapon, sir, babae. Tama. Si Sara Balabagan ay babae, OFW. Na nakulong at inagtulan ng kamatayan. Bakit siya nakulong? Simple lang ang kanyang ginawa. Gaano kasimple? Masabi niya, sir, narin. Kaya nakulong at tinaktulan ng kamatayan. Hindi siya nakulong. Dahil narin. No? Napatay niya. Hindi sadya. Ang kanyang amo. Self-defense. Ang kanyang ginawa noon. Lumaban po siya. Ipinagtanggol ang kanyang sarili. Kasi bakit? Hindi siya pumunta doon para magparay. Pag ginawa, kung ginawa kay Sarah, mam, ikaw, ano gagawin mo? Lalaban ka o hindi? Lalaban ka, ma'am, hindi. Lalaban si ma'am. Ganun din si Sarah. Ma'am, ang tanong, ano klaseng laban? Sagot na isa dito nung nakaraparaw, sir, laban, laban. Bawi, bawi! Lumaban! Nakulong! Inatulan ng kamatay, pero na ikaw lang bisang pagkatulad kamatay kay Sarah Balabagan. Sabi ni iba, ay household naman yun. Eh, paano naman si Engineer Jan Aquino? May engineer ba dito? Engineer. Wala. Nakulong din at inatulan ng kamatayan. Bakit? Nakapatay din ang ibang laki. Leader pa, natura niya. Nung pinatulungan siya, ng aning, self-defense din po ang kinigawa. Siyempre naman ang mga Pilipino. Magaling sa self-defense. Tama? Pinagtanggol ang sarili hanggang sa mapatay yung leader ng ibang lahi, nakulong at pinatulan ng kamatayan. Kung sa part mo, sir, ginawa kay Jan Aquino, gagawin sa'yo, ano lalaban, ano gagawin mo? Lalaban ka o hindi? Lumaban. Lumaban? Pag sabing lumaban, pass na yun. Lalaban, tama? Lalaban. Lalaban mo. Lalaban. Wala pa naman nangyari. Hindi pa nangyari. Lalaban. Okay. Lalaban. Anong klaseng laban? Kasi ang isa dito, sumagot sa akin, sir,
makipagtablahan na lang ako. Eh, nakita ko mukha niya parang ex-convict. Nilikado! Ikaw, Chen! Lalaban din eh! Lalaban din na! Sa mukha mo naman eh! Pero, ginawa ng dalawa, o ni Jan Aquino, huwag niyo nang gawin, umiwas na lang. Umiwas na lang. May tinanong ko dito nung, ano gagawin mo? Iiwas na lang. Ano gagawin mo? Sisigaw na lang po. Sabi, tulong, tulong. Okay! Iwasan na lang. Kasi bakit? Hindi mo alam. Kung sino nakailigtas, nailigtas ang boys na pamakan, maray mo, ikaw hindi pala may ligtas kung may power ang visa pagkato sa'yo. May ligtas na naman sila noon. Sinong tumuro? Dating boss ko, former ambassador ng CDS. Magiging inira si chairman, magiging congressman year 2013. Magkasama kami noon. Doon ako nagsimula sa kanya. No? Ako naman ang vice president for welfare assistance. Ako yung action man niya noon. Kaya lahat ang pangyayari sa loob at labas ng bansa, may problema doon, pati sa Pilipinas. Ako po ang umaction. Kaya pag may narinig kayo noon, mga year 2000, pag narinig niyo sa radio, pag sinabi mo na sa sarong mga kanilis sa iba, patruan, buruan, ano ko natin, pinamit, tulong lakas, 50,000 watts. B! WYZ! Ako po yan lang. Sa isang radio, lumayo na lang ako 2017. Pag sinabi, mula sa Manila, ito ang RSUs. Sabi ka sa ang nagbibigot sa pagbabalita. Ako rin po yun. Ma'am, maganda pa ang puso siya. Maganda pa. Thank you, ma'am. Kasi nung nagkaraan, tinanong ko, ma'am, maganda ang puso ko. Sabi ni isa siya, ma'am, tinanong ko bakit? Sabi ko, pangit mo eh. Pero, may tagapagtanggol ako. Sino ang tagapagtanggol ko? Kung sino ang pinakamaganda sa loob ng Pilos, siya pa ang tagapagtanggol ko. Biglang sumagot, eh bakit? Wala naman yan sa mukha. Nung tinanong ko, ma'am, sa ngayon, ang sagot sa akin, sir, sa performance. Tama, ma'am. Wala sa mukha. No? Sa performance. Kaya huwag kang manghusga. Huwag mong, kahit sabihin mo, basuriro lang yan, para kadakat lang yung dyan. No? Namumulot ang basura. Huwag mong husga. Hindi mo alam. Ginawa niya yan dahil sa'yo. Insurvillance ka. Tama? Ganun yun. Pagbalik doon, alam niya na, nandun ang pangayon mo, sir. Babalikan ka mo. No? Yari na. Ingat ko tayo. Sir, bakit mo alam? Yan ang trabaho ko. Mula noon, hanggang ngayon. Hindi lang dito, hanggang sa labas. Kaya kung bakit nakatutok ang video ko, kasi hindi ko nahuli sa labas, sa loob ng Pilos nahuhuli ko. Hindi naman nag-blink. Pag nag-blink, positive. Wala naman, negative. Okay, yan. Tawanan pa lang yun. Sabi ng iba, bilisan mo lang kasi gutom na kami. Okay, kung magkalala, magkalabas din kayo. Ngayon, magtatanong ako. Napaka-iksi na ng oras ko dati, 1.5 hours eh. No? Ngayon, 30 minutes na lang. 1.5 hours mo. Mga nang sahot ko nun. Lampulang 50. Ngayon, 30 minutes lang after ng lockdown. 30 minutes na lang siya. Bakit? Wala naman akong sahod eh. Pag ikaw sa'yo, nagtatrabaho, wala kang sahod. Mag-overtime ka ba? Hindi, ba? Pass. Pass! Okay! Pass! Okay, ngayon, tingnan natin ha. Kamusta yung excitement? After ni Ma'am Sandra Lynn. Sarap, no? Sabi ni Ma'am, mag-aaral kayo paano mag-act. As an actress, an actor, no? Parang artista na kayo. Pero ingat, ha? May pinirma na kayo na kontrata. Yung pinirma na yun, yun ang tinawag na bilateral agreement na balinggit na kanila. Batas na pag ikaw ang nag-violate, ikaw ang may pananagutan. Pag may employer naman ang may violation, pareho din. Katulad din sa inyo, mananagot din. Pwedeng magbayad ng ilang taon na pagtatrabahuan mo, pwede kang makulong, makasuhan. Ganun. Okay? Pag hindi na-ariglo doon sa tinatawag na
Ano to? Ano ba? Ano sinasabi? Usapan. Okay. 100% taas yung mga kamay. 100% ang excitement. Hindi pa. Hindi pa naramdaman nyo. Kasi after kumagtok, halos lahat dito, ubos na ang excitement. Bakit? Nung marinig lang sa akin, yung napag-usapan regarding sa isang batas na dapat dyan ay malaman ng isang OFW. Na dapat malaman mo kung ano ang pinapasukan mo. Ha? Hindi ibig sabihin, kumplito ka na. Okay ka na. Tama? Dapat alam mo yun. Kaya dito, magtatanong ako, at pag may nangyari sa'yo, ibig sabihin, bawas na ng 20% ang excitement mo. Are you ready? Okay. Ngayon, magtatanong ako. Dapat malaman nyo ito eh. Sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. Nakapag-sign lang. 8. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 9. Ang iba, hindi tumataas ng kamay. Alanganin. Tama? Nahiya ka man! Tatamaan ka pa rin. Okay. Mr. Sam, bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang malaman. No? Bakit? Gusto mo malaman? Mayroon akong sasabihin sa'yo. Nayong sa batas, dapat ang isang OFW bago mag-videos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Sabi niyo ba? Ha? Sign ng kontrata. Bakit kami hindi pa? Normal lang yun. Bakit? Ibig sabihin, bawas na. Yung excitement mo na 100%, bawas na lang 20%. Kaya normal lang. Sabi niya, unga. Magkatakot, no? Ang natira is 80%. Bakit kailangan ka nakapagsign ng kontrata? Yan ang nasa batas. Din after ang pagsign ng kontrata, dapat ilang araw na lang, ilang na lang ang araw mo sa Pilipinas makakaalis ka rin. Bakit? Nasa batas, mula nag-apply ang isang OFW. No? Sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, mula nag-apply siya at ang bisa, dapat na i-deploy niya siya. No? 2 months to 3 months prior, dapat wala ka na sa Pilipinas at dapat wala ka na ngayon dyan sa iyong inyong upuan. Sabi niyo dyan, ganun ba? Iba, parang natakot na. Hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko lang ang totoo para malaman mo. Ngayon, ilan ang natira sa'yo? Another 20%. Ang natira is 60%. Sabi niyo, paano ba ito? No? Nakatingin ka lang sa akin, paano ba ito? At dapat, bakit ka kailangan makalis? Kasi iba nakapagbayad ng placement fee. Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary, 20,000, magkano dapat ang naging placement fee? Tinga. Tinga. Dapat, equivalent of 1 month salary. Ang iba tahimik lang. Ha? 1 month salary? Another 20%. Normal lang. Ang pagbabawa sa'yo. Ang natira is, na 40%. Sabi niyo ba, mayroon pa kaya? Mayroon pa. Ano? Dapat, pag nagbayad ka sa lugar, sa Jervis, sa Chowking, sa Magdong Max, hotel o restaurant, saan dapat yan? Sa loob ng agency. Sabi niyo ba? Agency. Kaya niyo ba, halos kinakabahan na. Ngayon, dapat sa loob ng agency. Ang iba, bakit kami? Sa loob ng Jollibee. Sagot ang mga isa, at least may merinda. hindi pira ng nagpamerinda yun sa'yo. Pira ng pira mo yun. Tama? Another 20%. Ang natira is 20% na lang. At dapat, anong mayroon ka? Nahawak-hawak. Para nakapagbayad, dapat meron ka kulang resibo. Sabi ng iba,
sa di ko nung sige. May resibo wala. Wala. Kaya normal lang. Kung nangyari sa'yo, 120% ang mababawas, 0% ang natirang sa'yo. Problema hindi. Problema. Ang dami dyan, hindi lang masabi-sabi sa akin kasi siyempre, ayaw na rin malaman. Diba? Tama? Ngayon, sa halip ng sabihin mo sa akin, pag sumagot kayo ngayon, magtatanong ako, isigaw niyo ng pinakamarakas. Pinakamarakas ang parang galit na galit. Ang tanong, tuloy hindi. Tanong, tuloy hindi. Tuloy! Isa pa! Tuloy! Isa pa! Tuloy! Pa! Tuloy! Tuloy. Pero may nakita ako dyan, sinig ko yung katabi. Tuloy ka pa ba? Katakot ang? Katakot-takot at kagimbal-gimbal ng mga hamon sa mga OFWs. Pero bilib ako sa inyo ngayon. Bakit? Kayo ang pinakamatapang ng mga OFWs. Tunay na matapang at panalan. Wala pa kayong mga kamay? Maraming salamat po. Sa mga may mga kamay, maraming salamat sa walang kamay. Okay. Tuloy ang laban. May natutunan? Yes. Mr. Shaka, anong batas kayo? Ang nangyari sa'yo, that is a violation of Republic Act 1842 of Anti-Illegal Profit or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Ibig sabihin, nangyari sa'yo, you are a victim of illegal trafficking. Nangyari man sa'yo, huwag awayin ang agency. Baka doon ka lang, pinakausap sa labas, gamit lang ang pangalan ng agency. May nakita ko dyan, tayo diba? I-inform ang inyong agencies. Hindi alam ang agency yung mangyayari sa inyo sa labas. Baka madamay pa sila. Kawawa naman. No? Kahit pag nasalisihan yan, yung mga yan, bigla na tulong sa loob ng NPI, madadamay pong agency pag hindi nila alam. Bakit? Anong yung kaso? Accessories of the crime. Malinaw? May natutunan? Batas Republic Act 1842 or 10022 as amended of anti-human trafficking violation. At least may natutunan, di ba? Simple lang. Yan ang pinakadelikado ngayon mga biktima sa kakatulad nyo. Last week lang, may tumawag sa akin 160,000. No? Sabi ko, sige, huwag nyo nang awayin yung kumuha ng pera. At ipag-transaksyon ba sa banko? Doon ipinapasok yung pera para makuha lang ng mga recruit sa kanila. Ingat po kayo. Ha? Dapat agency. At dapat alam yung agency may ayaw ng agency. Ingat po kayo. Hindi mo na rin ang pagiging buhay o ayaw. Dapat hindi ko na rin sa labas-labas. Marami pa akong babanggitin. Kaya lang, hindi matapos-tapos. Ha? Ngayon, Mr. Sam, ano ba lang dapat namin gawin? Uulitin ko, i-inform ang agency regarding sa nangyari sa inyo dito para sa Pilipinas. Mga pagbabago po dating sa labas ng bansa, tulad ng sinabi ng mga Sandra rin kanina, yan, tawagan nyo lahat yun, no? Yan, tawagan nyo lahat yan. Yan, yan. Pag may problema kaya hindi na, may sumasagot yan. No? Kasi busy. Gobyerno yan eh. No? Minsan may sumasagot, the number you dial is under either unattended or out of coverage kanya. Please try your phone later. No? Later ka dyan. Okay. Kaya dapat, ingat. Yan sir, lumabas na. Kasi sabi niya, sir, bakit ginawakin sa amin? Okay. May number din akong bibigay sa inyo mamaya para malalaman niyo. I-inform muna. I-inform ang agency kung sa labas ka ng bansa, tawagan, pakiusapan ng mga yes, wala kang dapat ibang pupunta na or tatawagan agad. Kung naman ka problema ka, agency muna. No, bakit? Alam mo ba sabi ko, bakit agency? Eh, may ahensya naman gobyerno. Sinabi ni Ma'am Sandra din kanina. Oh, pwede naman. Pero alam nyo,
pag ginawa kong ginawa ko, sinabi ko sa inyo, tumawag muna kayo sa agency, i-inform, pag-iusapan ng maayos, maraming matutuwa dun. Bakit? Bawas sakit sa ulo ng mga nasa agensya ng gobyerno. Tama? Iwas. Dagdag trabaho. Tawag mo sa agency! Pag tawag mo, hindi mo mapunta, sino kasunod? May ibibigay ako ng number sa inyo. Yung 09480939970, ulitin ko 09480939970 at 09635135480. No? Doon ka tumawag. Pag tumawag ka doon, sino makausap mo? May makakausap ka doon, makakatok, siya ang kakatok doon sa inyong agency, at agadan, alaga ka, pati agency mo. Hindi na kailangan, gumastos ka, magbayad sa abogado, doon, libre, at lifetime ang servisyo. Ayos ba? Pamilya mo, hindi na maadiktuhan. Bakit? Pagkatawag ka sa pamilya mo, gastos ng libo-libo bago mo narin sa Manila. No? Para may natulong para sa'yo. Samantala, yung tao na yan, pag inutusan mo, siya ang kakato, makikiusap na maayos sa agency, diplomatic way, ang purpose, magpabilis ang pagkatas ng problema, nasarip na isang problema, ipaubayas sa matagal ang proseso, at kagastos ka dito, libre at lifetime ng servisyo. Ayos ba? Ang tanong, Mr. Trump, sino ang makakausap namin? Wala ba? Kung hindi, ako. Nakita niyo yung personal, di ba? Mr. Trump, gaano naman katotoo yung sinasabi mo? Kung nagawa namin ang pagtulong kay Sarah at iba pa mga OFWs mula noon hanggang ngayon, last week, mamaya mayroon. Red page na naman. Ayan. Magawa namin sa inyo. Pero ang pararangin namin sana, 100%. Wala kang maging problema pagdating sa labas ng masang. Madali lang pag-usapan, pero sa pagbutas ng problema, hindi po madali. Yung isa ngayon, nasa, ang daming-daming, pinu-forward yan. Kaya kung gusto nyo, gaano ka totoong sinasabi ko, buksan nyo, i-open nyo yung inyong cellphone. Di ba na picture-picture kayo dyan ganila, di ba? Sabi ko, ayos, picture-picture lang. Okay. Mag-request din ako, kung may data ang cellphone mo, i-turn on mo ang data, i-search mo sa YouTube, yung Kaagapay space is CTV. Kaagapay space is CTV. Mayroon pa akong hindi nabanggit. Tingnan nyo, lahat kasi Friday ngayon, sayang yun, may papanoorin na doon. Yung hindi ko sinabi dito, nandun. Kaagapay, space, is CTV. Yung S, Sierra Charlie Tango Victory. Yan, yung HTV. Pag nakita mo, nakasalamin, kulay itim. Nakasombrero, kulay itim na parang cowboy. Nakita niya na? Yes, sir. Nakita niya, taas yung cellphone, taas yung kung nandiyan na lang. Taas, okay. Sa mga wala, inote nyo lang yan, Kaagapay, CTV. Pag nakita nyo, wala kayong ibang gagawin, kundi i-subscribe nyo. Pag na-subscribe mo, mag-aralan mo, kung nakatapa natin yung video, kahit nasa labas ka ng bansa, yung sinasabi ko na may problema ka dito, kung dati mo nag-problema ka, hanapin mo, August.